Okay mga kabudget, so meron nag-request sa akin na kung kaya ko daw i-comparison yung dalawang Aero road bike na lumabas ngayon 2023. So itira po si Tosic R-Tide, then si Pro Max PR40. So tignan natin kung ano yung difference nila. So ngayon, umpisa na natin yan. Okay? Okay, kung bago kayo sa akin channel, please like and subscribe my YouTube channel, GMC Bike Check. Ganun din po yung TikTok account ko, GMC Bike Check. No? So araw-araw may post tayo doon. Meron din po tayong shop ginawa ngayon sa TikTok. Okay? Umpisa na natin yan. Let's go. Okay mga kabudget, umpisa na natin ang comparison ng dalawang budget na Aero road bike dito sa atin, no? Ngayong 2023. Okay, umpisa natin dito, Pro Max PR40. Aloy yung kanyang frame, stem, drop bar, ganun din yung kanyang fork, yan crank, aloy na rin po yan mga kabudget, and sealed bearing na rin yung bottom bracket nito. Ito ay size 50, 8 speed, no? Naka 2x8 speed. Gamit niya ay L2R3. Dito naman tayo sa Tosic R-Type. Okay, si Tosic R-Type ay ganun din, ay aero din yung kanyang design ng frame. Then ito ay alloy frame, alloy yung fork, stem, drop bar, rim. Ito ay naka 2x9 speed cassette type, then Palotec na mga kabudget. Okay, so yan po, umpisa natin ano yung pinagkaibahan nila mga kabudget. Okay, sa frame, dito tayo sa frame, no? Okay, same lang ano naman sila, same na may 2-tone color. So dito nga po yung Tosic R-Type 3-tone color na to. Okay, so yan, color combination sya, mint green, yellow, tapos green dito, no, bandang dulo. Ayan. Dito naman tayo, Pro Max VR40. Ito two-tone color talaga siya, no. Ayan, kung mapapansin nyo, blue dito, din dito ay orange. So dito nakalagay yung Pro Max na brand niya. Then dito ang VR40. Okay, so seat post, ayan po, naka-aero naman yan. Same lang din sila na aero mga kabudget, pero Tosic ang brand nito. Then ito ay walang brand, no? Pero alloy na rin po yan. Okay, alloy na rin to mga kabudget. Stem ay 90mm. Ayan po kung mapapansin nyo yung kanyang stem. Okay, so ganito yung forma. Tosic R-Type naman natin, Tosic ang brand talaga. Okay, Tosic na 90mm din. Drop bar, alloy na rin yung drop bar na, pero ito ay naka-aero na. Yan yung mapapansin nyo. Samantalang itong Pro Max VR40, yan po, ano pa yan, bilog pa, no? Yung tubular pa, yung kanyang drop bar. So, dito, headset, pares lang din naman silang ball bearing, mga kabudget. Ito, sa caliper rim brake niya, ito walang pagkakilanlan o walang brand, no? Okay, samantalang dito, ayan, dito may brand talaga, Rejuice. Same lang din silang alloy pero may brand to, no? Rejuice yung kanyang caliper rim brake. Sa kanya namang rim, ayan, yung rim nito ay alloy din, no? Triple wall, tapos yan, may forma na talaga siya. Then gulong na ginamit ay Kenda tire, 700x25C. Ayan, 700x25C. Samantalang itong Pro Max VR40, ito po, triple wall alloy din siya, pero yung rim nito hindi tulad nun na clear na nakikita yung kanyang kakapitan nitong brake shoe niya, no? Pero ragusan na rin yung kanyang gulong, gumball, and 700x25C. So pare silang 700x25C mga kabudget. Okay, sa drivetrain naman tayo, no? Check natin yung drivetrain niya. Okay, sa crank,
Sa Frank Toxic ang brand, Halotech na mga kabudget. Silvering Halotech, ayan po nakalagay. 37x24 teeth. Yung BCD niya, ayan. So, Sensa Ignite, naka 2x9 speed. Sensa po ang ginamit na RD dito. Then, ang nagustuhan ko dito ay cassette type na po ito, no? And then, 9 speed na po ito mga kabudget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Ayan. Hub na ginamit ay Solon. Ayan. Alloy na rin po yan mga kabudget. Then, quick release din yung kanyang likuran. Munta lang dito naman si Promax PR40. Okay. Alloy yung kanyang crank. Pero, self bearing yan kabudget. So, advantage naman, yun po yung upgrade version niya. Ayan. So, L2. So, L2 ang ginamit dito mga kabudget. L2 R3 FD. So, naka 2x8 speed. So, 8 speed po ito mga kabudget. Then, ito ay tread type pa. So, 8 speed tread type. Munta lang yun. Sprocket nun ay cassette type na mga kabudget. Yung kanyang hub naman, tignan natin itong alloy. Okay, so yung hub nito ay bakal pa mga kabudget. Magnet natin dumikit. Okay, so quick release din siya yung kanyang hub, pero bakal pa po ito. Then ito ay thread type pa mga kabudget. Tubo RT, yung RD na ginamit dito. Then dito naman tayo sa kanyang STI, yung tinatawag niya trip shifter. So Ignite, mapapansin nyo yung laro ng Ignite, lahat papasok. So pangat din bawi ito release niya. So dito naman tayo, ang gamit naman ito ay L-tubo R3. So yung shifter, preno, shifter, then release. So inabinas ito sa STI ni Shimano, no? Ito yung forma nito, pang Shimano talaga. Preno, shifter, bawi. Ayan. Ito, grip shifter, magkasama yung preno and shifter. Ayan mga kabudget. So cabling, tinaman natin yung cabling. So sa cabling, gares lang din, internal. Ayan, internal yan mga kabudget. FDRD tsaka preno ay internal, malinis. Dito naman, ganun din, FDRD and preno ay internal na rin. So, sa frame wala silang pagkaiba, maliban dun sa kulay, kasi yung forma ng frame parehas. Then, magkano nga ba yung dalawang bikes na to, ano? Unahin natin si Promax PR40. Presyo nito ay yan po at 10,699 with 6 freebies, glove tube, machine guard, arm sleeve, daylight, battle cage, kasama ng helmet pag binili nyo sa doon sa SRP gamit ng cash. Credit card, 10,699 free helmet. Pag cash naman at ayaw mo ng mga freebies, yan po, meron na po kaming nilalagay na discounted price, 9,999. Okay, dito naman, Toxic R-Type. 2x9 speed, Sensa Ignite, rim brake, yan, rim brake. Pares lang din naman silang rim brake. SRP naman ito ay 13,800 with freebies, helmet, glove, tube, machine guard, arms, lead, taillight, saka battle cage. Credit card, free helmet. Pag ayaw mo ng mga freebies, 12,999 na lang yan mga budget. Okay, so kung tatanungin nyo doon sa dalawa, kung may budget ka naman na worth mga nasa 13,000, dito ka na. Kasi sulit na po ito mga kabudget. Ito ay ang in-upgrade dito ay ito ay Halotech na. Then cassette type na po ito. Alin na rin yung kanyang hub, no? Yan. Then may mga brand talaga siya. Toxic, halos lahat ay Toxic. So naka-aero na rin po yung kanyang drop bar. Pero kung ikaw ay mga 10,000 lang din ang budget mo, okay din to, no, sa budget nyo. Okay, sa 10,000 pesos, aero road bike ka na. STI ka na ng L2. Ngayon. Okay, so, yun lang po mga kabudget ang comparison natin ngayong araw dito sa Toxic or Promax PR40. Okay, comment down below kung saan sa dalawa yung pinaka nagustuhan nyo dito sa dalawa. Pero yun nga po, depende po yun
sa budget nyo. Kung meron kayong 10k lang ang budget nyo, mag Pro Max PR40 ka. Kung meron kang budget for 13k, dito ka na sa Toxic R-Type natin na naka-rim brake. 2023 model, parehas yan mga ka-budget. Okay?